Araw na ako. Good morning po sa Morning, bawat isa. Minsan pa po, wini-welcome ko po ang bawat isa dito po sa gawain po ng DM Pod. Palakpakan po natin ng Diyos. Simula na po tayo. Magandang umaga po, mapagpalang araw po sa bawat isa na naririto na po sa ating devotion room. Ayan, good morning po. Magandang umaga po. Good morning po, Sister Vivian, Sister Rachel, Sister Lita. Good morning po. Yes, Sister Irene, mag-ano lang ako sa iyo. Hingi lang ako ng ano tawag to? Excuse ba yun? Hindi, attend ako. Nakamute ka de. Ano tawag to? Makikinig din ako, sis, pero off cam ko lang. Kasi birthday ng anak ko ngayon. Happy birthday, my daughter, Diane. Good morning. Kagayan kami si Sir Irene. Pupunta kami ng Manila Zoo ngayon. Lahat kami. Ah, opo. Oh, libre kasi entrance ngayon from now. Oo nga. Libre ngayon. Hanggang 31. Hindi na nalagay Manila Zoo natin, sis Irene. Important Santiago. Nga, plano ko din pala, yun. Hanggang June 1. Libre ngayon. Hindi na maaraw, maulan naman. Pasok-pasok lang, libre pala ang ano po, ang entrance. Opo. Opo. Ayan. Pasensya na, sis, pero makikinig ako. Ayaw po, wala pong problema, Sister Lita. Opo. Yes. Good morning po kay Sister Ces, Sister Lala. Hello, Sister Lala. Blessed morning. Kay Sister Jenny, Sister Carla, Sister Jessica, Mars Irene, Sister Bads, nandito na rin. Good morning po. Yan, si Sister Ces. Good morning po. Sister Trini. At ang atin pong Pastora Mildred Atuin po ay naririto na po. Siya po ang magtuturo po ngayong umagang ito. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-start na po, mga kapatid, sa atin pong ilang araw na po. 440 na ba siya? Yun, 440 days ng daily morning prayer and devotion. Palakpakan po natin ang Panginoon. 440, sarado na po, ano? Purihin po ang Diyos. Line of 4 na. Lahat po, 4440. Yan, tayo pong lahat ay makinig po ng Salmo 118. Ito po ang ating pong devotion sa aklat po ng Salmo. Sabi po sa verse 1, pasalamatan ang Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Yan, pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, lahat po tayo magpasalamat po sa ating Panginoon sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Praise God! Sama-sama po tayo magpasalamat sa Diyos na sumasagot ng panalangin. No, napakarami na pong answered prayers. No? Ang dami na pong answered prayers, mga kapatid. Diba? Sa ating pong araw-araw na pagdulog. Sa gawain po ano ng DM Pod na tayo po'y dumudulog sa Panginoon. Marami na pong answered prayers, kaya nga po kapag testimony portion ay napakarami po ang gusto kong magpasalamat at magbalik ng pasasalamat po sa ating Panginoon. Yan, awitan po natin ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Ayan, sino po dito yung panalangin po niya? Tinugon na po ni Lord. Amen. Oh, may mga panalangin po na tinugon na po ang Diyos. Yan, awitan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Dumidinig ng panalangin, bawat daing bawat hihigit ay iyong nabahagin. Kami sa'yo ay lumalangin, kami sa'yo ay lumalangin. Tingin itong magsama, ikaw ay Diyos na sumasagot, tumidinig ng panalangin.
bawat daing, bawat muli ay iyong nabali. Kami sa'yo ay lumalain, kami sa'yo ay dumadaling. Kung kami ay dilim at ang paligid ay kay dilim, kami ay nagdadalang, kami ay nagdadalang sa Diyos sa Diyos. Kami sa'yo ay dumarating, tingin itong magsasak, tapakin ang paglalaman. Ikaw ay Diyos na mabuti at kapal, ang mga pangatid mo Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na tumutugon, sumasagot ng aming mga panalangin. Sa inyo po kami ay lumalapit, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos pong nagpapasalamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa pagkakaloob sa amin ng panibagong buhay, panibagong araw, panibagong lakas na amin pong taglay-taglay, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, na muli ay idinako mo po kami sa gawain pong ito. Salamat sa 440 na araw, Panginoon. Lord, na pagsasalo-salo tuwing umaga. Salamat sa iyong kalapitan at mayamang presensya, Panginoon, sa bawat araw na amin pong nararanasan. Salamat, Lord. Tunay nga po na ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Tunay nga po, Panginoon, na mabuti ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa umaga pong ito na meron pong mga anak, Lord, anak ka, Panginoon. Naririto po ang iyong mga anak, Lord, na handang ibigay, Panginoon, ang oras sa bawat araw, Panginoon, upang mapakinggan ang iyong dakila, buhay, at banal na mensahe, Panginoon.
Lord, patuloy ang panalangin namin na pagpalain mo po at i-bless mo po, Panginoon, ang mensaherong gagamitin mo, Panginoon, sa buhay po ni Pastora Mildred Datuin na siyang kakasangkapanin mo bilang daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. I-bless mo po ang iyong salita, Lord. I-bless mo ang lahat po ng makikinig, Panginoon, sa umaga pong ito. Habang ang lahat, Panginoon, ay lubos na nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming mga gawang kasalanan. Lord, linisin mo po, hugasan mo po ang buhay po namin, ang aming puso, ang aming buong pagkatao ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. Lord, hallelujah, amin pong inaangkin sa umaga pong ito ang lubos na kapatawaran at kami po'y malaya na, Panginoon, na makakalapit at makakadulog sa inyong kabanal-banalang trono. Amin pong inihahandog, Lord, ang oras na ito, ang mga panahong ito, Panginoon, sa inyong dakila at makapangyarihang mahamay. Lord, ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang po ang mapapurihan at maitanghal sa gawain po ng DMPAD. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga taga-langit ay magsabi ng Amen. Talampakan po natin ang Panginoon. Blessed Sunday po, no? Blessed Sunday. Araw po ng Linggo, araw ng panambahan po. Kaya tuloy-tuloy po tayo, ano? Magmula po dito sa DM Pad. Makakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Mamaya pong 10 a.m., no? I-announce na rin po. Mamayang 10 a.m., diretso po tayo sa atin pong worship and healing service. Hindi ko na po patatagalin. Alam ko pong napaka-hectic po ng schedule ng atin pong minamahal na pastora. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastora Mildred Datuin. Good morning po, Pastora! Praise God. Good morning po, Pastora! Good morning po sa bawat isa. Good morning. Again, after medyo binibilang ko, sabi ko kay Brother Bobot, ang tagal ko na rin hindi naka-ano ng DM pad, ano? Medyo may mga ilang bagay lang din po. Siyempre sa ministry at sa iba pang bagay. Pero excited po ako. Ngayon sana wag po maglag yung ano ko, yung aking internet. Wala po kasi kaming internet, naka-data lang ako, no? Sister Irene, okay po ba yung na-send ko po yung aking PowerPoint? Okay, praise God. Minsan pa kagalakan ko pumuli, makita kayo kahit virtual lang, no? Upang makapagsamba at makapag-aral ng salita po ng ating Panginoon. Are we all excited? 'Di ba araw-araw excited tayo dahil alam natin sa bawat umaga, sa bawat araw ay merong bago at sariwa ang kapahayagan ng Panginoon kung paanong bago at sariwa ang kanya rin pong pagmamahal sa ating lahat. Di po ba? So, kaya hindi naluluma eh. Dahil pagka ganoon, sa bawat araw natin, ano, lagi tayong namamangha. Di po ba? Laging sinusurpresa tayo ng atin pong Panginoon. Katulad po ngayong umaga, alam ko na merong uling panibagong sorpresa ang Panginoon sa atin na kanyang kapahayagan. Ang panalangin ko po kagabi, magbigay sa atin ito ng inspirasyon ng kalapitan natin lalo sa atin pong Panginoon. As we continue to study His Word, lalong lumalim ang atin pong at maglagablab ang atin pong pagmamahal sa kanya pong kadakilaan, sa kanya pong buha, sa atin pong Panginoon. Amen. Ready na po tayo. Yung iba po, kaway-kaway po muna kayo dyan. Pwede bang kaway-kaway muna tayo dyan, no? Para magbatian muna po tayo. Ate Ana, yan. Ladami, no? Ladami po natin. We are all, na 27 po tayong lahat. Yan. So today, mag-aral na po tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ito ay pinamagatan ko pong Still Amazed. Namamangha pa rin. Diba? Napakaganda po na bulayin ang mga salita pong ito dahil makikita natin kung ano yung mga kamangha-manghang bagay na idinudulot at ibinibigay sa atin ng Panginoon sa bawat araw. Di po ba? Basahin po natin in Titus chapter 3 beginning verse 3 hanggang verse 8. Ayan. At one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God, our Savior, appeared, He saved us not of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal
by the Holy Spirit. Verse 3 to 6, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. This is a trustworthy saying, and I want to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Napakaganda ng mga talata, ano, ng mga pangako at mga kapahayagan na isinulat ng ni Titus para sa kanyang sa mga mananampalataya. At masarap lang isipin na sa bawat pagkakataon, no, sa ganitong uri ng mga o sa ganitong salita at pangako ng ating Panginoon, excellent pa rin yung ginawang ng Diyos na pagmamahal at grasya sa atin pong lahat. Hindi kayang pantayan eh. At malinaw sa mga binasa natin kung gaano ka generous, kung gaano ka amazing yung pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon sa atin pong lahat. But of course, let me define amazement para po pasimulan natin ang ating pag-aaral. Una, pag sinabi pong amazement, it is defined as a strong feeling of astonishment or wonder. Yung bang namamangha ka, diba? Natutuwa ka sa mga bagay na nangyayari at minsan hindi natin inaasahan para nasusurpresa tayo. At ito yung mga bagay, kaya kung aalalahanin natin minsan ano, sa buhay natin bilang isang individual, at lalo na't nakita natin kung gaano tayo minahal ng Diyos na dati naman ay hindi natin, wala tayong kamalay-malay sa mga bagay na ito. Pero ngayong umaga, hayaan po natin na simulan natin, no? Ano yung mga bagay minsan na nagpapa-amaze sa buhay natin, 'di ba? Siguro ngayong umagang ito ay bulayin natin at alalahanin natin ang mga bagay at kadakilaang ginawa ng atin pong Panginoon. Ako personally, syempre, no, ilang taon na rin tayo, mag-50 na rin po tayo, nakakilala ako sa Diyos na 16 year old, so mga 34 years. Ang dami-daming mga kabataan pa lang ako noon. Pero po, ang dami-dami mong minsan naiisip mo at ipinapamahala sa iyo ng Panginoon at ipinaparana sa atin ng Panginoon, no? Nagkaroon ka ng pamilya, na isang pamilya, di po ba? Nagkaroon ako ng isang asawang very supportive, anak na katuwang din sa ministeryo at puno ng pagmamahal. Yun yung bagay na minsan iisipin mo na mapalad at talagang amazing. No, kung paano tayo patuloy din na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Minsan nga nagkukwentuhan kami ni Brother Bobot eh. Sabi ko sa kanya nung nakaraang isang araw, I think just over this week, sabi ko, yung bang buhay natin ngayon, sabi ko, ito ba yung pinangarap mo? Or hindi pinangarap mo, inisip mo ba to during the time na tayo ay mag-boyfriend or girlfriend pa lang? Inisip mo ba na ito ang magiging buhay natin ngayon? Yung mga ganun ba? Pero tatanawin mo, bagamat napakaraming pagsubok, napakaraming mga hamon sa buhay, matitinding problema pinagdaanan, pero iisipin natin na nandito pa rin tayo, nakakatayo, patuloy na minamahal ng Diyos, patuloy na binabago ang buhay natin ng Panginoon, at pinatuloy na pinagpapala ng atin pong Panginoon. Kaya, napakadaming dahilan para mamangha tayo, para malugod tayo sa mga bagay na ginagawa po ng Panginoon sa buhay po natin. Ano? This week, nagkaroon kami ng pagkakataon ng aming pamilya na makapunta sa Palawan, sa El Nido. Yun pa lang eh. Siguro dito marami na nakapunta doon. Ano? It's my second time actually. Pero marami ng pagbabago 2014 when we first visited El Nido. Ngayon, marami ng pagbabago. At every time na tatanawin mo yung mga creation, yun lang mamamangha ka eh, di ba? Nakita niyo naman, napakaganda ng mga natural resources, yung mga creation ng ginawa ng ating pang Panginoon. Ako yung sabi ko I was awestruck sa beauty ng mga nature na ginawa ng ating Diyos. Di po ba? Sa nailalo na mapalad ang Pilipinas dahil may mga ganun tayong natural resources o mga
scenic spot na napapakinabangan nating lahat at nagiging kasangkapan din ng ating gobyerno para magkaroon ng mga income, mag-generate ng income ang ating pong bansa. Iisipin mo, no? Titingin ka, you will see the valley looking up at the mountain. Habang ikaw ay nasa valley, titingnan mo yung mga bundok. Tapos pupunta ka sa bundok, makikita mo yung mga valley. Titingnan mo yung pag sunset at ang sunrise, pagsikat at paglubog ng araw. Di ba? Yun lang ay napakagandang creation eh. Sa gabi, titingnan mo yung mga bituin at buwan, no? Takas sa dagat, sa himpa, di ba? Napakang pagkamangha. Pero yun po ay mga creation, wonderful creation ng atin pong Panginoon na nakikita natin at nararanasan natin. Pero alam niyo po ba na meron pang mas mahigit na mga bagay at mas mahalagang bagay para tayo po ay mamangha sa Panginoon sa ginagawa niya sa buhay po natin. Higit sa mga bagay na ating nakakamtan, higit sa mga bagay na tinutupad ng Diyos na pangako niya sa atin, higit doon sa mga napupuntahan nating lugar na magaganda at na nagbibigay sa atin somehow ng kapayapaan, ano, at saka po ng katahimikan. Punta kami sa El Nido. Konting break lang naman. Di po ba? Talagang nakakatuwa. Pero alam niyo po, iyon ay mga creation ng Panginoon para naman din sa ating kapakinabangan. Pero ngayong umagang ito, meron pong apat na bagay na higit na magpapamangha sa atin. Kaya ang tanong ko nga po sa ating title Still Amazed. Hanggang ngayon ba ay tayo ay namamangha pa rin? Namamangha pa rin po ba tayo? Nawa, as we continue to study God's Word, no? Pilit nating bubungkalin ang mga salita po ng ating pangako ng Diyos sa buhay nating lahat. Ay makita po natin at mamangha tayo sa kanyang kadakilaan na ginagawa sa buhay po natin. Okay, na magpapamangha sa atin, eh yung binasa natin sa verse 3 hanggang verse 4, God's unconditional love. No? For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared. Diba? Tayo ho ay minsan na nakita natin kung anong uri ng buhay na meron tayo eh. Di po ba? Sabi dyan, inisa-isa dyan. Sabi po dito sa talata pong ito, una, we are foolish, no? Ibig sabihin, wala tayong kaalaman. Ignorante tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Tama po ba? Di ba, ilang sa atin, mga especially mga kumare club, ano? Nung tayo ay bago-bago pala, nagsisimula pa lamang na ating mga Bible study. Di ba? Ilahasabi ng ating mga kasamahan, parang wala pang masyadong pangunawa patungkol sa kaalaman sa salita ng Panginoon, no? Ilan sabihin eh, parang hirap pa rin magbulay ng salita ng Diyos, parang hindi maunawa at hindi maintindihan. Pero ngayon, every time you will open your Bible, di ba, nauunawaan at naiintindihan na natin. Kasi before, we are all foolish, wala tayong alam. Pero dahil sa patuloy na pagkasaliksik natin at pagpapakilala ng Diyos sa ating lahat, talaga naman ang pag-ibig ng Diyos, ipapakilala niya sa atin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng personal na relationship at encounter sa ating Panginoon. Before we were all disobedient, no? Rebellious sa Panginoon, ayaw hindi tayo sumusunod. Unconsciously and consciously, di po ba? Yung mga bagay na makikita natin, ay, hindi pala ito ang kaluguran sa Diyos, hindi pala ito ang kalooban ng Panginoon. Pero dati, hindi natin alam yon. Kaya, ginagawa para natin, kahit na alam natin, labag pala. At sabi rin po dito, we were all deceived. Ibig sabihin, pat nagpapatuloy tayong continually led deeper and deeper into sin by Satan. Di po ba? Deceived tayo. Ang ating isipan ay biktima ng kasinungalingan na ini-inject ng diablo sa ating mga isipan.
serving diverse lusts and pleasures. Minsan tayo naging alipin ng mga pansarili nating laman, gusto natin. Di po ba? Yung mga lust and pleasures. Yung mga alam natin minsan ay hindi naman ito dapat, hindi naman ito karapat dapat, at hindi naman ito tama. Pero minsan because of our ignorance at hindi natin pagkakilala sa Panginoon, ay nagagawa rin natin. Iyan tayo noon eh. Living in malice, this refers to a lifestyle of devil. Di po ba? So, envy, always grasping for more and desiring what others have. Yan yung mga ugali nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. No? Mahilig tayong what's envy? Gusto natin kung ano yung meron yung iba. Parang gusto natin yung sarili natin, meron din tayo. Punong-puno tayo ng yung hateful, yung natural fruit of all above, di ba? Yung pang hindi natin kayang magmahal ng kapwa natin at mahilig tayo. Parang hindi, what's that hateful in Tagalog? Di po ba? Hindi natin kayang, we cannot get along ourselves with others. Di po ba? And dahil, of course, hindi tayo puspos ng pagmamahal, ang lagi lang natin iniisip, di ba? Normally, ang tao naman talaga, ang natural, ang nature na isang tao, ay mahalin higit sa lahat ang kanyang sarili. At minsan, hindi, parang pag ayaw natin yung tao, ayaw natin siya. So, pag itong lahat ng katangian na ito, describe that someone who is hard to love. Di po ba? Yung ugali natin, hindi maganda. Magaspang ang ugali natin. Dahil sa mga ganyang uri ng pag-uugali, pero para ang hirap naman nating magmahal ng ganyang uri ng tao. Tama po ba? Sa kapwa natin, panakakita tayo ng mga ganyan, parang ang hirap, nagagalit tayo, naiinis tayo, at parang ang hirap nilang mahalin. Pero alam nyo po, and before, hindi rin natin alam na ganito rin po pala tayo. Di po ba? Until we found out yung perfect will at yung bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Isipin niyo po, lahat na ito, sa binasa nating talata, lahat na ito, ganito pala tayo eh. For we ourselves also were sometimes naging ganito. Pero sa verse 4, yun ang magandang pangako ng Panginoon eh. Pero sabi niya, but after that, sa kabila ng ganyang uri ng pag-uugali na meron tayo, o sabi natin, Pastora, hindi naman lahat yan, meron ako, okay. Isa man lang, dalawa man lang sa bagay niya, siguro somehow, no, naging parte tayo, naging ugali din natin. Pero ganun pa man, naging bahagi man tayo niyan, nagkaroon man tayo, ganyan man naging ugali natin, hindi man tayo karapat dapat kaibig-ibig na mahalin. Pero sabi sa verse 4, kahit na ganyan ang pag-uugali natin, kahit na meron tayong ganyang gawi, but the kindness and love of God, our Savior, toward man, appeared. Di po ba? Sa kabila ro po ng mga hindi magagandang pag-uugali na meron tayo, mga pagkakasala na nagagawa natin, pero sa kabila na ito, ay ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanya pong pagmamahal sa atin. Di po ba? Ano sabi sa Romans chapter 5 verse 8? Susugan ko po, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Di po ba? Ibig sabihin, sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating mga kapagkakamali, minahal pa rin po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Inibig pa rin tayo ng Diyos. Di po ba? Minahal pa rin tayo ng Panginoon eh. Hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. In fact, sabi niya, while we were still sinners, kahit na tayo ay makasalanan pa, kahit punong-puno na ng pagkakamali ang buhay natin, punong-puno na ng mga dumi. Minsan iisipin natin, Pastora, kaya sa kabila ng napakaraming pagkakasalang nagawa ko, kaya pa ba kaya ako mahalin ng Diyos? Yes! Ano man po ang pagkakamali, ano man ang pagkakasala na nagawa natin, di po ba? Yan nga ang dahilan eh. Yung kasalanan mo at kasalanan kong nagawa, ang naging dahilan, kaya namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo.
para ipadama niya at ibigay niya sa ating lahat kung gaano tayo inibig ng atin pong Panginoon. Someone once said, "There is nothing you can do to make God love you more." Wala tayong pwedeng magawa para ibigin tayo na higit ng Diyos. "And there is nothing you can do to make God love you less." Diba? Hindi ibig sabihin, hindi sa pwede nating magawa eh, para mahalin tayo ng Diyos. Hindi sa gagawin natin para hindi tayo mahalin ng ating Panginoon. Because His love is unconditional, impartial, everlasting, infinite, and perfect. Di po ba? Kaya, mga kapatid, napakasarap isipin, no? Na tayo pong lahat ay ang pag-ibig ng Panginoon ay talagang sapat para sa ating lahat. Meaning to say, in spite what we were once before, kung sino man tayo dati, ano man naman naging pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala, still, God choose to love us. Amen? At hindi ba yun ay kamanghamanghang bagay? Diba? Talagang nakakamangha. Nasa kabila ng karumihan ko, sa kabila ng pagkakasala ng bawat isa, minahal tayo, niyakap tayo ng Panginoon ng kanya pong pagmamahal. Iwan man tayo ng mga tao sa kapaligiran natin, no? Minsan may mga pagkakataon talaga, makakadama tayo, minsan hindi sapat ang pagmamahal ng kaibigan, minsan nga hindi rin sapat ang pagmamahal ng ating pamilya, no? Pero ang minsan nga, pag nagkamali tayo, nakakuha pa tayo, nakakarinig pa tayo na sumbat, ng reklamo. Pero alam nyo ang Panginoon, sa kabila ng ginawa natin para sa Kanya na pagkakasala, inibig at minahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya amazing eh, ang pagmamahal ng Diyos. Di po ba? Pangalawa, what amazes us is God's great mercy in verse 5. "He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit." Di ba? Tayo ay niligtas ng Diyos hindi dahil sa mga mabubuting bagay na ginawa natin. Bagamat walang masamang gumawa ng mabuting bagay. Nabalitaan ko kay Sister Irene yesterday or no Friday na magkakaroon po tayo ang DMPAD at ang Kumari Club ng babalik puli doon sa orphanage, di po ba? Para magkaloob at magbigay ng magpakita ng pagmamahal. Yan po ay mga bagay na biyaya ng Diyos. Naging partakers din ng pagmamahal, ng biyaya ng atin pong Panginoon. Di po ba? Nandiyan pa po kayo? Yes po, Pastora. Dito pa po. Ayan, kasi parang ang aking internet. Pasensya na po ah, kasi nag-ano sa akin, nag-reflect na mahina raw yung aking internet. Okay po. Yes, di po ba? Pastora. Bagamat hindi pa rin, ganun pa man, ano, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, hindi dahil sa mga mabubuti nating gawa. Bagamat iyan ay bonus na nagkakaroon tayo, na i-extend natin ang mabubuting gawa. Okay po yan. Dahil recipient tayo. Pero marami naman tayo nagawang mabubuting bagay sa kapwa natin. Kaya worth lang tayo na tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Paano po yung mga walang kakayanang magbigay? Yung mga less fortunate people. Di po ba? Pero tayo, makikita natin yung kaligtasan natin na tinanggap. Talagang hindi sa mabubuting gawa na meron tayo. Kung hindi, ito'y lahat ay dahil sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen. "He saved us through the washing of rebirth and renewal of by the Holy Spirit." Kaya dahil sa biyaya ng Panginoon ito, towards us, we do not receive the punishment that we deserve. Lahat na naririto, we all deserve to spend our life in eternity in hell. It is neither enough that we do good works to receive salvation, but it is God's mercy
that all of us have been saved. Kasi kung ang pamantayan lang ng kaligtasan po natin ay ang paggawa ng mababuting bagay sa ating kapwa, as I mentioned, paano yung mga walang kakayanan? Di po ba? Mapalad tayo dahil nakakapag-extend tayo ng tulong sa atin yan, dahil ang buhay po natin ay kinakasangkapan niya at naging instrumento ng Panginoon. Eh, yun lang eh. Yung ang buhay po natin ay maging kasangkapan ng Panginoon para makapag-extend ng blessing sa ibang tao ay napakalaki na pong biyaya. Tama po ba? Isang nanay ang in-approach si Emperor Napoleon, at ang sabi ng nanay, Emperor Napoleon, pwede niyo ho bang patawarin na ang aking anak? I am seeking a pardon for my son. Sabi ng king ng Emperor Napoleon, sabi niya, this young man, ang iyong anak, ay nakagawa ng matinding offense. And twice, naulit-uli, he committed a certain offense twice, and justice demanded death. Di po ba? Pero sabi ng nanay, but I don't ask for justice. Sabi ng nanay, I plead for mercy. So, but your son does not deserve mercy, sabi ng King Napoleon. Dahil nga sa kanyang pagkakasala ng ilang ulit, Napoleon reply, but your son does not deserve mercy. Alam niyo, sabi ng nanay, sir, the woman cried, it would not be mercy if he deserved it. Hindi na ito biyaya if he deserved it. And mercy is all I ask for. Alam niyo, ginawa? Well, then the emperor said, I will have mercy, and he spared the woman's son. Alam niyo po, ang mercy is God not giving us what we do deserve. Yung bata na hininga ng kanyang nanay ng mercy, na nagmakaawa kay Emperor Napoleon, this son ay deserve niya ang punishment, ang kamatayan, pero binigyan siya ng mercy. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng mercy is God not giving us what we do deserve. Tayong lahat, we deserve punishment. Tama po ba? We deserve na talagang, ang sabi ng Bible, tayo ay mapupunta sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno dahil sa ating kasalanan. Pero ano ginawa ng Panginoon? He render us mercy. Yung punishment, yung nangyari sa krus ng Kalbaryo, na dapat tayo ang tumanggap ng punishment. Dapat tayo po ang naipako sa krus. Tayo dapat ang tumanggap ng parusa, hindi naman ang ating Panginoon. Pero God's mercy prevails. Kaya po, hindi natin nakamtan ang mga ganitong klase ng kaparusahan. Aman ang biyaya ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya, sa ngayong umagang ito, yung biyaya, yung kaligtasan inaalok sa atin ng Panginoon, ay pwede ho natin makamtan eh. No? Kahit gaano man kalalim ang mga pagkakasala. Kahit sabihin natin, hindi tayo karapat-dapat, pero kaya nga ho may mercy eh. Kaya may biyaya eh. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng mga karapat-dapat tayong tumanggap ng kaparusahan, ng kamatayan. Pero hindi ibinigay ito ng Panginoon. Siya po ang nag-take over ng parusa, ng kamatayan na dapat tayo pong lahat ang tatanggap. Amen. Hindi ba napaka-amazing ng mercy ng Panginoon? 'Di ba? Nakakamangha ang biyaya ng Diyos sa buhay po nating lahat. Amen. Na in-spare tayo ng Panginoon sa tiyak na kamatayan at kaparusahan dahil biyaya niya ang naghari sa atin pong lahat. Pangatlo, God's amazing grace. Sa verse 7 na binasa natin, so that having been justified by His grace, no, we might become
heirs, having the hope of eternal life. Kanina, una, unconditional love. Pangalawa, yung mercy ng Panginoon. Pangatlo, yung kanyang amazing grace, yung kanyang gracia. Ano bang ibig sabihin ng grace? Grace is God giving us something we do not deserve. Yan. Ang mercy ay isang bagay na hindi ibinigay sa atin na dapat ay tayo ang tatanggap. That is mercy. Yung bang dapat tayo ang pinarosahan, dapat tayo ang naipako sa krus, dapat tayo ang magdusa, dapat tayo ang maghirap, hindi yun binigay ng Diyos. That is mercy. Ang grace naman po ay isang bagay na hindi naman natin karapat dapat tanggapin, pero ibinigay ng Diyos. And that is grace. Nakukuha niyo po, naintindihan po natin. Grace is God giving us something we do not deserve. We do not deserve to be loved. Nakita natin kung anong katangian ng buhay na meron tayo. We are selfish. We are liars. No? Dahil talagang makasalanan. Yung mga binasa natin, disobedient. We are all deceived. We're living in malice, etc., etc. sa binasa po natin. Yet, because of God's grace for all of us, binigay pa rin ng Diyos yung pagmamahal sa atin. Grace is the unmerited favor of God. Grace is the unmerited favor of God. Di po ba? We do not deserve. Minsan iisipin natin, ano, sa kabila pa ba ng mga pagkakamali natin, ano, na binigay sa ating Panginoon, na nagawa natin toward God, our disobedience, mga pagkakamali, pero isipin po natin kung gaano kalalim ang grasya ng Diyos na ibigay niya sa atin ang nag-iisang Panginoon na sinless. Hindi naman natin deserve na mahalin ng isang banal na Diyos, pero minahal niya pa rin tayo. And that is God's unmerited favor. And that is grace na ibinigay ng Diyos kahit hindi natin deserve. Ngayon, tayo pong lahat ay mapalad dahil nakakaunawa, nakakaintindi na ng mga bawat pangako, nakaka-claim na tayo, no? Nakakatayo na tayo sa bawat pangako ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya minsan iisipin natin eh, parang kung ang buhay natin, siguro, no, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, kung hindi tayo nagkaroon ng kalapitan para makilala natin ang Panginoon sa kanya mga pangako na ibinibigay sa atin, parang napakagulo ng buhay po natin. Pero what keeps on pushing us to continue na kilalanin ang Panginoon, to continue studying His Word, eh, ito yung grasya ng ating Panginoon eh. Naisipin mo na meron palang nagmamahal sa atin. No? Merong isang Diyos na kahit ano tayo, eh, hindi niya tinan yan. Hindi niya tiningnan yung mga putik, yung mga dumi. Yung kahinaan natin. Marami tayong kahinaan. Minsan ang mga tao, kapag tayo po ay malalakas, natutuwa sila. Pero may mga pagkakataon minsan, hindi naman tayo perfectong tao, marami na tayong kahinaan eh, tama po ba? May mga tao, marami ka nang gagawing mabubuting bagay, okay ka pag marami kang mabubuting bagay na ginagagawa para sa kanya, eh paano kapag ka wala at ikaw ay nasa panahon at pagkakataon na talagang napanghihinawaan din, nangihina din. Minsan may mga tao hindi naiintindihan at nakikita yung mga kahinaan natin. Pero ang Diyos, bagamat tinignan niya ang kahinaan natin, doon niya tayo minahal sa kahinaan natin. Di po ba? Kahit na may kahinaan tayo, tinanggap pa rin tayo ng Panginoon, minahal pa rin tayo ng ating Diyos. Kahit may pagkukulang tayo. Kaya in Ephesians chapter 2 verse 5 and verse 28, verse 8, talaga makikita natin it is by God's grace that all of us have been saved in Ephesians chapter 2 verse 5 at saka verse 8. No?
that we're all saved because of God, God's grace, eh? Diba? Ephesians chapter 2, verse 5 and verse 8. It states there na it is by God's grace that all of us have been saved. God's salvation comes from His grace. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, eh. Dahil sa grasya ng atin pong Panginoon. Our works will never be enough, but His grace is more than enough. Tama. No? Totoo. Yung gawa natin, kulang ito, eh. Hindi ito sapat, eh. Kasi nga, tayo ho ay may mga limitations din. May mga kahinaan din tayo. Kaya hindi sapat, eh. Pero yung biyay, yung grasya ng Panginoon, is more than sufficient for all of us. Amen? Hebrews chapter 4, verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. No? Lapit tayo sa Panginoon, sa Kanyang grasya, no? Dahil makakatanggap tayo ng biyaya at grasya sa mga panahon na tayo po ay may mga pangangailangan. Kaya kayang-kaya tayong palayain at i-deliver ng Panginoon, eh, sa lahat ng mga kaganapan sa buhay po natin. No? Talagang napakahirap, kanya-kanya tayong mga challenges sa pinagdadaanan. At sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, mga paghihirap, mga challenges ng buhay natin, alam niyo po ba, iyon yung mga pagkakataon para makamtan natin at maranasan po natin yung biyaya ng ating Diyos at grasya niya sa buhay po natin. Ito yung open doors, ito yung mga open opportunities para makita natin yung mayamang grasya ng Panginoon na pwede niyang ibigay sa ating lahat. Amen. In time that we are all discouraged, in times that we are all depressed, disappointed, burdened, no, distress, those are the opportunity na ibinibigay ng Panginoon para maipamalas niya yung kanyang grasya sa atin pong lahat. Amen. Kaya amazing. Amen pa rin po. Nakaka-amaze, no, ang grasya ng atin pong Panginoon. Kaya talaga with God, no, forever, patuloy niya tayong mamanghain sa kanyang pagmamahal, sa kanyang biyaya, sa kanyang grasya. At last but not the least, yung panghuli, what amazing na nagpapamangha sa atin sa Panginoon, hindi lamang sa kanyang dakilang pagmamahal, hindi lamang sa kanyang biyaya, hindi lamang sa kanyang grasya, pero ang panghuli ay yung God's gift of salvation. Sa binasa natin kanina sa verse 5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Verse 6, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Binigyan tayo ng regalo ng kaligtasan ng atin pong Panginoon. Ano sabi ng Webster? Definition ng salvation, rescue from harm, destruction, or danger. Yan yung buhay po natin. Kung hindi tayo nag-alay at naghandog at naglapit ng buhay natin sa Panginoon, dapat tayong lahat ay makakaranas ng tiyak na kapahamakan. But because of God's gift of salvation, yung regalo ng Panginoon na kaligtasan sa ating lahat, tayo po ay inilayo niya. Iniligtas niya from harm. Hindi po ba? From destruction and even danger. Inisper tayo ng Panginoon dahil sa kaligtasan. Yung tiyak na kapahamakan, yung tiyak na kamatayan doon sa impyerno, yung tiyak na mabubulid tayo in eternity sa kamatayan, pero salamat sa Diyos sa kaligtasang meron tayo na tinanggap mula sa Kanya. Yung regalo ng kaligtasan ito, nung ialay natin ang Kanyang buhay sa ating Panginoon,
ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya, tayo po ay inispare ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Di po ba? Ang sarap isipin na merong isang Diyos, no? Sa pang-araw-araw nating buhay, inispare tayo ng Panginoon from this COVID. That's why all of us are still here. Well, halos siguro, halos tayo. Meron man dito na hindi na biktima, pero ako, ang buong pamilya namin ay nakaranas ng sabay-sabay ng COVID last year, 2020. Buong pamilya kami. Pero iniligtas ng Panginoon. Hindi po ba? Binigyan ng Lord ng pagkakataong muli. Yun lang ay nakakatuwa ng isipin, no? Na sa kabila ng napakaraming biktima ng COVID, pero tayo po ay iniligtas, binigyan ng Panginoon ng biyaya at grasya niya. What more, yung ibang, yung buhay na susunod sa atin, yung kapag tayo po ay kinuha na ng Diyos, diba? What will be our next life in heaven? Pero tayong lahat na naglagak ng ating buhay, sumampalataya sa Kanya, nagsuko ng ating buhay, nagsisa ating mga kasalanan, lahat po tayo ay inirescue na at ng atin pong Panginoon. Di po ba? Isipin niyo po sa verse 5 hanggang verse 6 na binasa po natin, ano? Kung gaano ho kayaman ang Kanyang biyaya, grasya, pagmamahal at kaligtasan sa buhay po natin. Ano ang ginawa ng Panginoon through our salvation? Ano ginawa ng Diyos? Iisipin po natin, we were once lost. Tama po ba? Walang kwenta ang buhay natin. Lahat tayo ay nawawala. Pero He saved us. Sabi ng verse 5, no? He saved us. Walang kwenta ang buhay po natin. Pero iniligtas pa rin tayo ng ating Diyos. We were defiled, puno ng kasalanan, puno ng karumihan, ng pagkakamali. Pero sabi rito, He washed us. No? He washed us all our sins. Nilinis niya tayo. We were once defiled, puno ng kasalanan, pero nilinis ng Kanyang banal na dugo. We were dead, mga patay sa katotohanan. Pero binuhay niya tayo. He made a new way for our regeneration. Ginawa niya tayong bagong nilalang. Di po ba? Yung kamatayan natin sa kaalaman, namatay tayo dahil sa wala tayong kaalaman. Pero binuhay tayo ng Panginoon. Yung ating mga espiritu, nung naglagak tayo ng ating buhay sa Kanya, at ginawa tayong bagong nilalang. Unti-unting binabago ng Diyos ang ating buhay. Tama po ba? Bagamat hindi pa naman tayo perpekto, minsan nagkakasala, minsan nadadapa, minsan nagkakamali. Pero may biyaya at grasya ng Panginoon para tayo'y tumayo. Para bigyan ng Panginoon ng pagalawang pagkakataon at lumapit sa Kanya. We were empty. Kulang tayo. But God filled us with His Spirit. Huh? Sa bawat araw ng ating buhay, kapag tayo ay nalulumbay, nalulungkot, no? Merong isang banal na spirito na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, ay handa niya tayong i-comfort, kalingain, no? Handa niya tayong pagkalooban ng Kanya pong kalinga. Verse 6, whom He poured out on us generously to Jesus Christ, our Savior. Everything about Jesus Christ is amazing. Ito yung mga ginawa niya na yan eh. Yung mga bagay na ipinaranas niya sa atin eh. He saved us, He washed us, He made us a new creation. Di po ba? He filled us up. Pero, everything about Jesus Christ is amazing. Bakit po? Bakit ba nakakamangha ang Panginoon? Isipin niyo ho, He was born of a virgin. Diba? He was born of a virgin. Bakit di magiging amazing? Eh tayo lahat nilalang dahil ipinagbuntis tayo ng ating ina. Katuwang ang ating ama. Tama po ba? Pero ang ating Panginoon is amazing sapagkat iniluwal siya ng isang birhen
na si Blessed Mary. Di po ba? Hindi nagsiping. Pero ang nagbigay sa kanya ay ang banal na Espiritu. Tama po ba? Kinasangkapan ng ating Blessed Virgin Mary para kanya maging anak. What's amazing, he lived a sinful, sinless life, no? Namuhay ng walang kasalanan. Tayo, punong-puno ng kasalanan. Nagkatawang tao siya, pero sinless ang kanyang buhay. And that's amazing. He taught with authority. He healed the sick. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ang ating Panginoon. Gumagawa pa rin ang himala. Tama po ba? Kaya nga, kung kayo po ay merong sakit karamdaman, huwag mangamba, magtiwala sa Panginoon na kayang pagalingin ang ating Diyos. He cleansed the lepers, yung mga ketong, nililinis niya to. Ginagawa niya makakita ang mga bulag. Made the blind to see, not just, hindi lamang makakita ng literal na pagkakita ng mga naked eye natin, pero even tayo na naging bulag sa katotohanan ay minulat ng Panginoon. Tama po. He caused the deaf to hear. Dati rin tayong mga bingi sa kanyang mga salita, pero ngayon naririnig na natin ang boses ng Panginoon. Tama po ba? And sometimes I saw, most of the time I browse the GC of Kumari Club, I saw some of your meditation, yung mga aha natin. At natutuwa, nakakatuwa po, dahil yung mga dati nating hindi makaintindi ng pangako ng Diyos, pero ngayon na ano po, very clear na naririnig na natin ang boses ng Diyos. Natututong magsalita ang mga pipe. Tayo dati, nahihiya tayo mag-share ng gospel. Ngayon, very vocal na tayo, radical to share the goodness of our God. Whether it is, will be for to our friends, sa ating neighbor, o kahit kanino. Diba? May laya na tayo na ipagsabi ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon. Amen. Napalakad ang lahat ng mga lumpo. He even cast out demons, lahat ng mga pinahihirapan ng masamang espiritu, pinalalaya ng Diyos, pinalaya ni Kristo. And even Jesus Christ raised people from the dead. Kaya niyang buhayin ang mga patay. Tayo nga po, dating patay, spiritually, binuhay ng ating Panginoon. Tama po? Hindi lamang ang mga literal na patay ang kayang buhayin ng Panginoon. Yung ating espiritong dating patay ay binuhay ng Panginoon at nagkaroon ng ugnayan sa ating Diyos. Amen po. Ba? And these are the things talaga na makikita natin. Napaka-amazing ng Lord. That's why every time I still amazed. Kaya ang title ko po, Still Amazed. Hindi pa rin nananawa kasi hindi pa rin bawat araw mayroong kapahayagan ng Panginoon, bawat araw ay may mga bagay na ipinapamalas ang Diyos, bawat araw ay laging mayroong sorpresa ang Panginoon sa buhay nating lahat. Amen. At iyon po yung isang bagay na nagbigay sa atin. When He laid down His life to me, for me and for you, He paid the ultimate sacrifice when He died on the cross, receive yung pinakamatinding klase ng uri ng kamatayan. But He rose from the grave. After 3 days, He rose from the grave. And He ascended to heaven. Sat down at the right hand of the Father, muling bumalik sa kanan trono ng Diyos. And while He was there, He has provided atonement for our sins. He is making intercession on our behalf. He has forgiven our sins. Pinatawad tayo. Save our souls from hell, change our lives, provided eternal life. And now He is preparing a place for all of us. Dahil nangako siyang babalik siya para tayo po ay tanggapin. These things amazes us. Salamat mayroong Diyos na tayong nakilala. Salamat na merong Jesus na nagmahal sa atin ng labis. Thank you, Lord. When He defeated sin, Satan, He defeated death, hell, and the grave.
lahat ito tinalo ng Diyos. Kamatayan, kasalanan, sakit karamdaman, kahirapan, what else? Lahat po ito mga kapatid ay tinalo na at pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya ang daming dahilan sa buhay natin para tayo ay mamangha. Di po ba? These are the things that cost me and cost all of us to amaze to the living God, to our God. Namamangha sa Panginoon sa kanyang hindi matatawarang pagmamahal, hindi kayang ipaliwanag na biyaya at grasya ng ating Panginoon. Amen? Salamat dahil meron din pong sama-samang pagtitipon every day. Merong DMPAD na nangyayari at nagaganap na nagbibigay sa atin ng kalakasan at kalinga sa bawat pangako ng ating pong Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Tayo ba ay na-amaze pa? Amen? So yes, much. Every day. Sobra. You're being amazed of God's word, of His promises, of His healing, of His provision, of His grace, lahat-lahat na. Isan kaya tayo, siguro isang paalala lang, kaya minsan hindi na tayo namamangha dahil hindi natin ina-appreciate ang buhay na meron tayo. Pero once we appreciate and begin to go back, lumapit sa Panginoon, alalahanin ang lahat ng bagay na alalahanin lahat ng bagay nito. Ang huli ng panalangin mo, nakakamangha ka naman, Panginoon, sa buhay ko. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. May natutunan po ba tayo? Ano yung apat na bagay na nag-a-amaze sa atin, alalahanin natin? Yung pag-ibig ng Panginoon, unconditional love. Pangalawa, ano po yon? Great mercy ng Lord, no? God's great mercy, amazing grace, and God's gift of salvation. Yung apat na yan, mga kapatid, kapag naaalala natin, naiisip natin, may dahilan para magpasalamat. May dahilan para lalong kumapit sa Panginoon. May dahilan para lalong ma-inlove sa Panginoon. Kahit sabihin natin, Pastor, ang dami kong problema. Napanghihinawaan na po ako ng buhay, napanghihinawaan na ako minsan, napapagod na po ako. It's normal dahil may emotions tayo. Pero don't dig deeper sa inyong sitwasyon because our God is great. It's amazing. Amen? Amen. Manalangin po tayong sama-sama. Oh, hallelujah. We bless thy holy name. Panginoon, napakabuti niyo po sa buhay naming lahat. You are amazing, God. Your love, unconditional love, is so amazing, Lord. Your grace, your mercy, that is without end, hindi nagbabago. Yung kaligtasang tinanggap po namin mula po sa inyo. Kahit alam niyo po na ang dami-dami namin pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, pero Panginoon, hindi mo tiningnan ang mga bagay na ito. Kung tiningnan mo man to, lalo mong nakita na kailangan po namin kayo, Panginoon. That's why today, because of all those things that you have done for us, we can say we're still amazed, Lord. At pahintulutan niyo po na sa bawat araw ay mamangha kami sa mga bagay na ginagawa mo po sa buhay po naming lahat. Panginoon, maraming salamat. Maging sa oras na ito, salamat sa kompletong kagalingan, sa lahat ng merong nakakaramdam, merong karamdaman. Lord, hayaan niyo na ang inyong biyaya ng pagpapagaling, ng himala, kung meron man na sa oras na ito ng himala,
Lord, grant it, O God. Let your people, O God, be amazed, O God, of your power. Meron ng mga pangailangan sa oras na ito. Hayaan nyo, O Diyos, ang bawat isa. May mga kalungkutan, may mga kapighatian, may mga matitinding pangailangan. Panginoon, ngayong umagang ito, iparanas nyo po ang inyong hindi nagmamaliw na pagmamahal, pagkalinga, kalakasan, katugunan, Panginoon, sa lahat po ng aming mga panalangin. Maraming maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Ang 30 tao na sa oras na ito ay nasa aming Zoom room. Lord, i-bless niyo po silang lahat, Panginoon. Even ang bawat pamilya po nila ay pagpalain niyo rin po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Nagpapahayag po kami ng pahasalamat sa umagang ito sapagkat naniniwala po kami na inyong katugunan, ang inyong pagsama, ay patuloy po namin makakamtan ngayon, bukas at magpakailanman. Lord, I release sa oras na ito, Lord, may the love of the Father, the grace of Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, and even the thousands of angels be with them, Lord, now and forevermore. This is our prayer, and everybody say, Amen. Amen. Pinagpalang umaga po po sa ating lahat. Thank you po, Pastora. Bless you po. Thank you. Thank you po, Pastora. Thank you po. Thank you later, Sorge. God bless you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kamanghamanghang Diyos. Hallelujah. Napakaganda po ng kapahayagan, no? Na tunay nga po na ang Diyos natin ay walang katulad, no? Kamanghamangha ang ating Panginoon. At patuloy habang tayo po ay may hininga, patuloy po sa bawat araw, no, na tayo po ay mamamangha, no, sa Diyos na napakabuti, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumutugon ang atin pong mga panalangin, maging sa buhay po ng bawat isa na nakikita po natin kung paano po ang bawat isa sa atin ay kumikilos at binabago po ng Panginoon. Yan, maraming salamat. Amen. Po sa atin pong minamahal na Pastora Mildred na naglaan po ng kanyang oras at panahon upang maipahayag po ang napakagandang salita ng Panginoon. Praise God! At diniretso na po ni Pastora Mildred hanggang closing na po ang panalangin po ito. Kaya po, mga kapatid, muli paalala po sa lahat po ng mga magjo-join po tomorrow para po sa ating pagpunta sa orphanage. Mag-message lamang po kayo sa akin, i-PM niyo po ako upang maayos po natin ang atin pong vehicle kung saan po kayo pwede pong makisabay tomorrow. Yan. At sa mga gusto pa pong magbigay, mag-pledge, mag-donate, whether in ito po ay in-kind or cash donation po, yan, approach niyo lamang po si Sister Anna or ako po, pwede niyo pong i-message. Tuloy-tuloy po, hindi lamang po ito matitigil hanggang May 30 lamang po. Eh, ito naman po igagawin po natin ulit by July. Kaya po, tuloy-tuloy din po ang atin pong pag-gather ng mga donations po ng atin pong mga kapatid. At pwede din po kayong humingi po ng tulong or donation sa inyo pong mga kaibigan na alam niyo po na matulungin. Ano? Meron po tayong mga kaibigan na ganyan eh, na alam natin na naghahanap po sila ng pwede pong tulungan. Pwede nyo rin po itong banggitin sa kanila upang ito po ay patuloy po natin gawin habang tayo po ay buhay, no, na maging kasangkapan po at gamitin po tayo ng Lord upang maging dalhin po ng pagpapala para po sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. God, yan. Nagpapasalamat po. Si Sir Ceci. Ako ngayon sa mga doktor ko din ng gamot sa mga bata. Paki ano na lang sa akin po anong mga edad. Yes. Ano kailangan nila ha? Sige po, sige po. Vitamins po or paracetamol po, ganyan. Opo, yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahapon po kinuha din po namin sa Naikavite yung donation din po galing po kay Mars Regine. Kaya po napatakbo kami ng Naikavite dahil nandun po siya at tinurn over po niya yung kanya rin pong donation. Maraming maraming salamat mga kapatid sa inyo pong walang sawang pagtulong. Salamat po sa Diyos sa buhay po ni Sister Anna Clemente. Palakpakan po natin ng Diyos. Yan, sa buhay po ni Sister Anna na nag-aasikaso po, no? ng lahat-lahat po para po sa atin po orphanage. Yan. Praise God. So, excited po ba ang lahat tomorrow na sumama po, magpunta? Ayan, sa mga makaka-join po ha. Kung hindi man po kayo makapagbigay sa mga panahon ngayon,
Eh, yun kayo po ay makasama namin at makatuwang po namin, no, na maasikaso po at makapag-ayos po doon. Ito po ay napakalaking tulong po, no? Ayan, kaya po muli, mga kapatid, magkita-kita po tayo mamaya, 10 a.m. po, sa FB Live po ng Worship and Healing Service po ng JIL Golden Acres. Ayan, so maraming maraming salamat po. Thank you po sa bawat isa. God bless po sa lahat. God bless. See you again tomorrow. Happy tomorrow. Bless. See you later. See you later. God bless. See you later. God bless. Thank you po, God Pastora. God bless po sa lahat. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye. Thank you. Thank you, Sister Grace.